Para sa mga headlines, weather forecast, maghanda sa matinding dry season dahil nagbabala ang pag-asa sa nagninigas na temperatura, baka ipagpaliban ang pagdating ng tag-ulan dahil sa El Niño. In local news, Tangub City officials nagtakda ng benchmark sa oro. Rufus advocates para sa mga crucial na proyektong infrastruktura sa oro para sa taong 2025. Nananawagan ang dating Caudi executive na magkaroon ng supply response sa panahon ng water crisis ni oro. Pinalakpakan ni Clarex ang kontribusyon ng mga kababaihan sa seminar ng kasarian. And for the national, marami pa rin ang nakakahanap ng abot kamay pabahay na hindi nila maabot ayon sa PCUP. International news, ang footage mula sa hangin ay nagbubunyag ng mga kahinatnan ng banggaan ng cargo ship sa tulay ng Baltimore. Entertainment, magbabalik ba sina Smith at Martin Lawrence sa Bad Boys Ride or Die? Ibinabahagi ni Daniel Padilla ang birthday wishes para sa dating girlfriend na si Catherine Bernardo. Ayon sa FIFA, nakikipaglaban ang Pilipinas sa Iraq at patuloy na walang panalo sa Group F. Para sa international feature, unang lalabas ang Saudi Arabia sa 73rd Miss Universe pageant. National feature, binigyan diin ng mga artistang naglalarawan kay Jesucristo ang kahalagahan ng kanilang dedikasyon. Trivia, sino ang nakatuklas ng oxygen? Good morning, Philippines. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang iyong tagapagbalita, Tina Gallego. Weather forecast. Maganda sa matinding dry season dahil nagbabala ang pag-asa sa naniningas na temperatura, baka ipagpaliban ang pagdating ng tag-ulan dahil sa El Niño. Nagbabala ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Atmospherical Services Administration o pag-asa sa mga Pilipino na maghanda sa nagniningas na dry season kung saan umabot sa 37.8 degrees Celsius ang temperatura sa Tarlac, ang pinakamataas na naitala sa ngayong taon. Binigyan din ni Assistant Chief Chris Perez na maaaring tumaas pa ang temperatura sa Abril at Mayo mula 25 hanggang 38 degrees Celsius na inaasahan ang rurok ng heat index sa mga buwang ito. Hinimok ni Perez ang pag-iingat laban sa matagal na pagkakalantad sa init, pinapayuhan ang mga tao na manatili sa loob ng bahay sa oras ng peak at manatiling hydrated at magsuot ng magaan na damit kung hindi maiwasan ang mga gawaing panlabas. Dagdag pa rito, inaasahan ng pag-asa ang maalantalang pagpasok ng tag-ulan dahil sa mga nananatiling epekto ng El Niño. For the local news, Tangub City officials nagtakda ng benchmark sa oro. Sa makabuluhang akbang tungo sa kooperasyong interlungsod, nagpaabot ng mainit na pagtanggap si Mayor Orlando Clarex Uy ng Cagayan de Oro sa delegasyon ng 85 official mula sa Tangub City sa pangunguna ni Mayor Sabiniano Ben Canama. Layunin ng tatlong araw na benchmarking activity na galugarin ang mga best practices at interest sa mga kabayanon sa turismo na nakatuon sa sustainable development and community engagement. Ang talakayan ng dalawang lungsod ay nakasentro sa tagumpay ng proyekto ng Cagayan de Oro sa pamumuno ni Clarex Uy. Kabilang na ang kamakailang paggamit ng seal of
good local governance, binigyang diin ni Mayor Oy ang kahalagahan ng pakikipagtulungan para sa mutual growth. Inihangad ng mga opisyal ng Tagub City na iakma ang mga pangunahing pag-aaral mula sa mga karanasan ng Cagayan de Oro upang mapahusay ang kanilang sariling mga inisyatibo sa pamamahala na nagpapahayag ng pasasalamat sa produktibong palitan. Inasahan ng dalawang lungsod ang mga pakikipagsosyo sa hinaharap at ibinabahagi ang mga pagsisikap sa mapanatiling pagunlad at epektibong pamamahala na naglalagay ng pundasyon para sa patuloy na pakikipagtulungan at pagkakaisa sa pagtugis ng mga karaniwang layunin. Rufus advocates para sa mga krusyal na proyektong infrastruktura sa Oro para sa taong 2025. Sa pinakahuling pulong ng ENFRACOM ang 2nd District Representative ng Cagayan de Oro City na si Rufus Rodriguez ay nagtaguyod ng mga makabuluhang proyektong infrastruktura sa darating na budget ng piskal na taon. Pinangunahan ng DPWH 10 Regional Office at pinangunahan ni Misamis Oriental Governor Peter Onabia, pinangunahan ng DPWH 10 Regional Office at pinangunahan ni Misamis Oriental Gobernador Peter Onabia, inindorso ng komite ng mga panukala ni Rodriguez na naglalayong baguhin ang anyo ng tanawin ng lungsod. Kabilang sa mga pangunahing proyekto, ang Gusa Flyover, isang sakop na daanan na nag-uugnay sa mga medical at commercial sa sentro, at mga pagpapahusay sa kaligtasan ng mga naglalakad. Binigyang diin ni Rodriguez ang transformative impact ng mga proyektong ito at na-update sa mga legislative initiatives para sa pag-unlad ng lungsod. Nakatuon sa pagtataguyod para sa mga pangangailangan ng lungsod, ang advokasya ni Rodriguez ang nagtatakda ng yugto para sa pag-unlad at kaunlaran sa kinabukasan ng Cagayan de Oro City. Nananawagan ang dating county executive na magkaroon ng supply response sa panahon ng water crisis ni Oro. Binigyan din ni dating Cagayan de Oro Water District o CODI, Board Member Joel Balde Lovar, General Manager ngayon ng High Valley Water Consortium Cooperative, ang mahalagang pangangailangan ng walang tigil na serbisyo sa tubig para sa mga residente ng lungsod sa gitna na patuloy na alitan sa pagitan ng CODI at Cagayan de Oro Bulk Water Incorporated o CUBI. Sa pagsasalita ng isang press conference, hinimok ni Balde Lovar ang CUBI na patuloy na tanggapin ang mga pagbabayad upang maiwasan ang pagputol ng supply ng tubig sa lungsod na binibigyang diin ang potensyal na sama-samang epekto sa lokal na populasyon. Itinampok din niya ang kahalagahan ng Rio Verde Water Consortium (INC) na pamahalaan ang pamamahagi ng tubig sa loob ng lungsod at pangako nito sa pagbibigay ng komprehensibong serbisyo sa supply ng tubig na napapailalim sa pag-aproba mula sa sangguniang panglungsod. Pinapalakpakan ni Clarex ang kontribusyon ng mga kababaihan sa seminar ng kasarian. Mariing sinusuportahan ni Mayor Rolando Clarex Uy ng Cagayan de Oro City ang paglahok ng mga kababaihan sa katatapos na Basic Concepts on Gender Development Seminar na ginanap bilang bahagi ng pagdiriwang ng alayo ng lungsod para sa buwan ng kababaihan. Binigyang diin niya ang mahalagang papel ng kababaihan sa lipunan at pinuri ang kanilang mga kontribusyon. Ang seminar ay sumasalamin sa katapatan ni Mayor Uy sa Gender Equality at Women's Empowerment. Sheila Lumbatan, Chief of Staff, sa tanggapan ng alkalde ng lungsod ang dedikasyon ng alkalde sa pagtataguyod ng exclusivity. Ang pagdiriwang ng alayon ay nagbibigay parangal
kontribusyon ng kababaihan at nagbibigay inspirasyon sa mga dadalo na magtaguyod para sa pagkakapantay-pantay ng kasarian. Pumunta kami ng isang grilled restaurant at in-interview namin siya tungkol sa kanyang negosyo, kaya panoorin natin to. We went to a grilled restaurant and they were interviewed about their business. So let's watch this. Good morning. Ako rin si Shaila. Shaila Ragandang, diri sa Barangay Kauswagan, Cagayan de Oro City. Tag-iya ko anong gamay na backyard restaurant diri sa Kauswagan. Nandang siya, just ground, beer and grill. No, so, wala pa rin siya nag 1 year. Bago lang ni diri sa Kauswagan first. In Kauswagan, so proud kayo ko nga gapuyo diri sa Kauswagan na nakapukod ni ani nga gamay lugar na tapukanan sa barkada, sa pamilya, sa mga estudyante. Of course, ang among ginadawat diri is above 18 years old lang. No? Pero napunta, usay mo dawat punta o below 18, pero hindi sila allowed na mag-inom. So, nag-offer mo po diri mga french fries, nga na mga snacks. So, pagkagabi, diha mag-start ang barbecue. So, it's more on barbecue dahil yun. Naman may gamay nga mga convenience store diha. So, pwede din nila dati ilang mga ilimnod diri. Na pwede nila mag-spend of time diri. Then, every Monday and Tuesdays, naamay gitawag o open mic. So, pwede sila magkatakanta diri. Free lang na siya ang mga bisita nato magkanta, mag-inom. Then, during Wednesdays to Saturdays, nanalit tayo live performer, ano. No? Ang atong mga performer is diri lang dito sa Cagayan de Oro. It's either acoustic, then varieties. So, all Cagayanon's performer ang atong pinapili diri para ma-promote sa nato atong local ng mga talents. No? Then, siguro, kada lang siguro, no? So, akong invite ang tanan kung nasa may time, especially sa na yung mga live performance, mag-invite mo to come over here to enjoy your time with your family and friends. Thank you so much.
for the national news, marami pa rin ang nakakahanap ng abot kayang pabahay na hindi nila maabot ayon sa PCOP. Itinampok ng Presidential Commission for the Urban Poor o PCUP ang patuloy na hamon ng abot kayang pabahay para sa maraming Pilipino, particular na ang mga may hindi matatag na kita sa isang briefing nitong Martes. Binigyan diin ni PCUP Officer in Charge Elizabeth Avila ang pinansyal na problemang kinakaharap ng mga pamilya. Kaya hindi sila nakapagtabi ng pera para sa pagbayad sa pabahay. Binanggit din o binanggit din ni Avila ang kahalagahan ng pagtugon sa mga isyo sa mindset patungo sa home ownership. Marilyn Acosta, CEO ng Pag-ibig, na malaking bahagi ng mga Pilipino walang bahay ay may formal o informal na manggagawa upang matugunan ang mga problema sa pananalapi, aktibong hinikayat ng Pag-ibig ang impormasyon o informal workers na magparehistro at mag-ipon gamit ang pondo. Binigyan din ni Avila ang pangangailangan sa mga programang sustainable housing na isinaalang-alang ang mga magagamit na oportunidad sa trabaho at amenities para sa mga residente sa hinaharap. For the international news, ang footage mula sa hangin ay nagbubunyag ng mga kahina-hinatnan ng banggaan ng cargo ship sa tulay ng Baltimore. Nakuna ng aerial footage ang bunga ng pagbagsak ng Francis Scott Key Bridge sa Baltimore noong Martes, Marso 26, kasunod ng banggaan sa isang napakalaking cargo ship. Nawala ng kuryente ang sasakyang pandagat na pinangalan ng Dali at patungong Sri Lanka habang naglalayag palabas sa Baltimore Harbor dahilan para bumagsak ito sa tulay dakong 1:30 ng umaga. Iniulat ni Gobernador Wes Moore ng Maryland na hindi bababa sa 6 na individual ang nawala pa rin ilang oras matapos ang insidente na nagresulta sa pagkahulog ng mga sasakyan at mga tao sa Patapsco River at sa ibaba. Habang ang mga rescuer ay pinamamahalaang upang isave ang dalawang nakaligtas, ang mga pagsisikap upang mahanap ang isa o ang iba ay patuloy sa gitna ng mga wreckage. Mabuti na lang at napatigil ng mga opisyal ang tropiko sa tulay bago ang pagbagsak. Salamat sa naiulat na power failure ng barko bago pa man nagkaroon ng epekto. Ibinahagi ni Daniel Padilla ang birthday wishes para sa dating girlfriend na si Catherine Bernardo. Ngayong araw, March 28, ipinagdiwang ni Catherine Bernardo ang kanyang ika-28 karawan na nagudyok ng pagbuhos ng birthday wishes mula sa kanyang mga tagahanga sa social media at sandaling tumama ang orasan ng hating gabi. Ang nakatuwa maging ang ex-boyfriend niyang si Daniel Padilla ay sumali, nag-post ng mosaic o flexilated photo ni Bernardo kasama ang Japanese message na nagsasali ng happy birthday to you. Habang ang ilang loyal fans na kilala bilang Katniels ay naantig sa ginawa ni Padilla at iba naman ay kini-question ang timing. Na napansin na hindi pa niya binabati sa publiko si Bernardo ng ganito. Kamakailan ay dumalo ang dalawa sa kasal ng kanilang mga kaibigang sina Ray Altaide at Sanjo Marodo pagkatapos ng party noong March 23. Ayon sa FIFA, nakikipaglaban ang Pilipinas sa Iraq at patuloy na walang plano sa Group F. Nauwi sa kabiguan ng Philippine Men's National Football Team sa paghahanap ng kanilang unang panalo sa 2026.
FIFA World Cup qualifiers na nagdusa ng 5-0 pagkapalo laban sa Iraq sa kanilang Group F encounter sa Rizal Memorial Stadium sa Maynila. Sa kabila ng maagang parusa para sa mga Pilipinong Wildista, ang Iraqi ay capitalized sa pagkakataon na nakasecure ng 3-0 lead na may mga layunin mula sa Ayman Hossein at Amir Fod. Sa kabila ng pagsisikap ni Santi Robleco na bigo ang Pilipinas na makalusot sa depensa ng Iraqi, lalo pang pinalawig ng Iraq ang kanilang lead sa 5-0 na may mga layunin mula sa Zinade Amar Iqbal at Zaid Tasin Hantush. Ito ang tanda ng ikalawang sunod na pagkatalo ng Pilipinas sa Iraq sa qualifiers. Kaya wala silang panalo sa 4 na laro na may 1 draw at 3 talo habang ang Iraq ay nagpapanatili ng perpektong record sa kanilang grupo. International feature. Unang lalabas ang Saudi Arabia sa 73rd Miss Universe pageant. Nag-debut na ang Saudi Arabia na Miss Universe pageant kung saan si Romy Algata Thani ang napili bilang kauna-unahang kinatawan nito. Ipinahayag ni Algata Thani, isang fashion model na ipinanganak sa Riyadh, ang kanyang karangalan at kaguluhan sa Instagram tungkol sa pagsali ng Miss Universe 2024 na minarkahan ang inaugural entry ng Saudi Arabia sa kompetisyon. Dahil sa karanasan sa iba't ibang beauty pageant, kabilang ang Miss Woman International at Miss Arab World, makakasama si Algata Thani at iba pang mga delegado sa Mexico para sa 73rd Miss Universe pageant. Para sa national feature, binigyang diin ang mga artistang naglalarawan kay Jesucristo ang kahalagahan ng kanilang dedikasyon. Sa Pilipinas, taon-taon ay nagsama-sama ang mga theater productions tuwing Holy Week para i-stage ang sinakulo na naglalarawan ng buhay at sakripisyo ni Jesucristo. Si Roder Camanag, isang aktor sa pelikula at teatro, ay 26 na taon nang naglalarawan kay Jesus sa Cavite City na ginagawang musikal ang tradisyonal na teatro sa kalye para kay Laurent Mercado na 13 taon nang gumaganap bilang Jesus. Ito ay isang pagkakataon upang maipakita ang kanyang mga kasanayan sa pag-arte. Sa kabila ng mga hamon, kabilang na ang pandemya, nananatili silang tapas sa pagbabahagi ng kwento ng pagmamahal at sakripisyo ni Kristo. Inspirasyon nila ang pagsali ng mga young actor at umaasa silang maipaabot ang mensahe ng pagmamahal at himala sa mga manonood taon-taon. Para sa trivia, sino ang nakatuklas ng oksigen? Ang oksigen na mahalaga para sa parehong mga tao at hayop ay nakararanas bilang pangatlong pinakamasaganang elemento sa universo na bumubuo ng halos 21% ng kapaligiran ng Earth. Binubuo nito ang halos kalahati ng crust ng Earth, 2/3 ng masa ng katawan ng tao at 9/10 bahagi ng masa at tubig. Ang pagtuklas ng oksigen ay may ugnay sa ilang mga chemist sa ika-18 siglo kabilang ang Carl Wilhelm Scheele, Joseph Priestley at Antoinette Lavoisier. Malayang natuklasan nila Priestley at Scheele ang oksigen o oxygen noong 1774 habang nilikha ni Lavoisier ang pangalan nito at kinikilala ito bilang isang elemento noong 1775. Sa kabila ng isang makasaysayang pagtatalo sa pagtuklas nito,
ang mga chemist na ito ay naglalaro sa mga mahalagang papel sa pagbubunyag ng kahalagahan ng mahalagang sangkap na ito. At iyon ang nakuha naming impormasyon mula dito at sa ibang bansa. Patuloy na makinig at manood, please subscribe, follow, like, and share Pinoy Rob sa YouTube channel. At maraming salamat sa panunood ng Pinoy Rob News Channel, Cagayan de Oro. Muli, hinihiling po namin na isa pa na suportahan at mag-subscribe at i-on ang notification para sa higit pang mga updates at impormasyon. Maraming salamat at magandang araw.